Gold Bayan. Mga kabigwas, atin po ngayong pag-usapan ang tumatakbong mga congressman ngayon sa Southern Palawan, kung saan itong outgoing naming gobernador dito na si Jose Pipito Alvarez ay dito tumatakbong congressman. Isa po siya sa tumatakbo. Pangalawa, Abuig. Pangatlo, Gastanis. Ang kakaiba po nito ay ang isang makontrobersyal na abogado na si Attorney Stephen Kaskulan. Mga kabigwas, sa aming pagtungo sa bayan ng Narra, Palawan, ito po ang aming naaabutan. Sa pagtungo ng Lingkod Bayan Team sa bayan ng Narra, Palawan, ay agad naming hinanap ang opisina ng batikang abogado na si Attorney Stephen Pencascolan, ang isa sa mga abogadong nagpakulong kay Pork Barrel Scam Queen, Janet Limnapoles. Hindi na rin nahirapan ng aming grupo na matagpuan ang opisina sapagkat tanyag ang abogado sa mga residente ng naturang bayan dahil umano sa husay at talino nito. At nang matagpuan namin ang kanyang tanggapan ay doon namin nakita ang mga tarpaulin ni Attorney Kaskulan na siya ring bitbit at iniendorso ni presidential aspirant at dating senator Bongbong Marcos. Lingkod Bayan. Stephen Ben Kaskulan po, mga kabigwas, siya ang provincial chairman ng partido ni BBM ng Kilusan ng Bagong Lipunan o KBL. Isa rin siyang tanyag na abogado na marami ng pinakulong na kurakot ng mga politiko. Sino ba talaga si Attorney Kaskulan? Attorney, magandang araw. Magandang hapon sa iyo, Tommy. Baka pwede po nating malaman ng ating mga nanonood ngayon, sino po ba talaga kayo at ano ang iyong pagkatao? Bakit naisipan yung tumakbo ngayon bilang congressman sa Southern Palawan? Salamat po, Katomi. Ako po ay pinanganak sa Zamboanga City. Ang father ko, taga Rosales, Pangasinan. Ang mother ko, taga Ulutanga, isang isla dyan sa may Zamboanga del Sur. Ako naman po, napunta ako sa Palawan dahil nagkaroon ako ng trabaho at lupa na rin dito sa Palawan. So kaya ako napunta dito. Siguro diniretso mo ako yung tanong na bakit ako tumatakbo. yung obvious, gusto kong manalo at matalo si JCA. Yun yung obvious na objective po. Pero ang malalim na dahilan, kasi po nasa critical na sitwasyon ng Palawan dahil sa dalawang dahilan. Yung isa na nauubos yung lupa natin, pero hindi na pupunta sa Palawenyo itong mga lupain na to. Oh. So, nakakaalala. Pangalawa, meron tayong kultura ngayon sa Palawan na hindi maganda. Meron kultura ng takot. Meron ding kultura na huwag magsalita. Meron ding kultura na mag-ingat-ingat sa bawat galaw. Ibig ko sabihin na kailangang mabasag yung kultura na hindi na nakakatulong sa ating unlad bilang isang probinsya. Di kayo po ba'y dating empleyado ng gobyerno na kung saan nakapagtrabaho po ba kayo sa Office of the Ombudsman, sa Sandigang Bayan, o saan-saan? Yun po, bago po ako nagkaroon ng aking pribadong practice bilang abogado, nagtrabaho ko sa maraming ahensya ng gobyerno. Nandyan po yung Commission on Human Rights, nandyan yung Public Attorney's Office, nandiyan yung Office of the President, nandiyan din yung Office of the Ombudsman. Bawat isa yan, meron akong karanasan na dinadala ko ngayon sa aking ginagawang advokasya dito. Kung okay lang, ikwento ko. Oh, sige po. Sige. Yung sa Commission on Human Rights, yun po yung kasikatan ni General Palparan. So, siya po ay aktibong miyembro ng military at the time. At kami naman, bilang CHR, iniimbestiga namin yung mga nawawalang tao na ang tinatawag dyan, desparecido eh. Yung iba naman, mga biktima ng extrajudicial killings. So, nalolocate namin yung bangkay, pinag-aaralan ng forensics team kung paano pinatay, kailan pinatay, at nabubuo namin yung mga kaso laban sa military. So, ganun yung aming unang salang ako sa CHR. Sa PAW, alam naman natin lahat ng buhay sa PAW,
So, tambak ng kaso. So, ang ano, ang nakasama sa akin sa PAW, yung sa aking kalusugan. Kasi kung gusto mong handa yung iyong kliyente kinabukasan, pupuntahan mo sa preso the day before the hearing para mahanda mo sila sa pag-upo sa witness stand. Kaya ano, napagod ako sa PAW. Okay. Pagkatapos noon, marami pa eh. Pasensya na. Meron pang isa, Office of the President. So, nung panahon na presidente si Gloria Macapagal Arroyo, nandun din po ako, ang aking boss, si General Eduardo Ermita. Okay. Siya yung executive secretary at the time. Tapos, nag-POA ako, naging chief legal counsel ako ng POA. At nagkaroon kami ng maraming kasuhan dun, kasi may human trafficking within POA. So, ang sindikato na ginagawa dun, yung job orders na dapat 100 lang, na totoong may trabaho, sa computer, sa IT ng POA, ginagawa nilang 1,000. Dinadagdagan ng zero yung 100. Ibig sabihin, merong 900 na peking trabaho na wala talagang nag-aantay. Pero pinasiswildo ng gobyerno? Hindi po. Pinroses ng gobyerno para makaalis bilang OFW. Okay. Pero walang totoong trabaho yun. Paano mangyayari noon? Di maraming mapapahamak na mga pinaalis ng gobyerno? Yun po, yung 900, halimbawa lang po to, kasi dinadagdagan nila yung digits lang eh. Yung pag napaalis yan, wala yung totoong trabaho kasi hindi naman na-verify yan ng POA. So titira yan sa tulay, magiging prostitute yan, or magtatrabaho yan sa sobrang daming amo. Eventually, mapapagod yan at magpapa-repatriate. Kaya napansin namin na dumadami yung nire-repatriate ng POA na na-deploy naman na legal. Pero pagdating, bakit walang trabaho? Ibig sabihin, nasa loob ng POA yung problema namin at the time. Kumusta naman po yung status ng inyong ipinaglalaban noon sa POA? Continuing po yung paglalaban, sobrang daming iba-ibang kaso. Ako mismo, napasok din po ako sa witness protection dahil lang sa problema sa POA. Marami naman po ang mga kababayan na inyong natulungan o napagtagumpay ang laban. Marami naman, kaya lang hindi siya sapat na numero sa dami ng biktima. Kasi kunti lang talaga yung ating natulungan. Kasi continuing eh. Tuloy-tuloy yung ginagawang ito. Okay. May isa pa. Yun naman yung Office of the Ombudsman. Yun yung last. Apo. So kung familiar tayo sa Office of the Ombudsman, yun yung nagpo-prosecute ng mga purakot na opisyal ng gobyerno. Yes. Pero high ranking. So parang piskal yan na pag nakalusot dyan yung kaso, may probable cause, pina-file sa Sandigan Bayan. So, yun yung dahilan na dumami din yung kliyente ko ng mga politiko. Dahil sa background ko, nagaling ako sa Office of the Ombudsman. So, yun yung huli kong opisina sa gobyerno. Okay, ang pagkakaalam ko, isa po kayo sa na kayo po ang abogado sa isa sa nagpapakulong kay matawag nating scammer ng ating bansa na si Napoles. Gaano katotoo ito, attorney? Opo. Tumulong po tayo sa pagpapakulong kay Janet Napoles sa kayong mga politiko na kasabot sa PDAF scam. Pero hindi na po bilang bahagi ng ombudsman, bilang pribadong abogado na po. So ako po yung nag-alaga sa ating mga whistleblowers na naging testigo sa pagpapakulong sa kanila. So hanggang ngayon actually tuloy-tuloy pa tong ating PDAF ombudsman sa Sandigan Bayan, sobrang dami nitong tuloy-tuloy. Kaya nagbago yung buhay ko dahil sa kasong to. Kasi doon, kailangan mong gimatibay na yung loob mo sa laki ng mga binabangga mo. Sa mga posibilidad ng panganib o ng pagtigil sa hanap buhay. So, yun po. Yun yung isa sa mga cases na na-handle natin bilang private lawyer po. Okay. Balikan ko po yung sa sinasabi mo kanina tungkol po sa mga advokasya mo. Kaya tumakbo ka bilang congressman para unang-una hindi sa problema ng mga katutubo at mga may-ari ng lupa dito sa Palawan. Attorney, pagdating sa mga sinasabing problema sa lupa, ay ano-ano po ba ang nasilip ninyong katiwalian dito sa Palawan pagdating sa lupa? Sige. Una-una, aksidente lang na nasilip ko. Kasi ang unang mga kaso na hinawakan ko dito, yung mga kaso ng pagpatay na walang ibang tumatanggap na abogado, so sinasalo ko, akin po yung mga akusado. So marami sa kasong pagpatay dito na naririnig ng marami. Ano po talaga? Mahirap siya,
kaya hindi marami, hindi interested or may nagdadalawang isip yung mga ibang abogado natin, nagkataon na napupunta sa akin. So itong mga kasong itong pagpatay, pag umaattend na ako sa hearing, naririnig ko yung iba pang kaso ng pagpatay at pananakit. Mapipilitan ka dahil aantayin mong matawag ka eh sa korte. So naririnig ko na yung mga kwento ng bawat isa. Lagi pong ano, laging bumabalik na yung patayan pala ang dahilan away lupa. Okay. So yung away lupa na to, nagresulta sa isang krimen, sa isang pagpatay. So ang advocacy natin, nagsimula nung napansin natin na yung kwento pa ulit-ulit. Hindi na siya isolated case na may nagagawa ng lupa, may namatay or may pinatay. Ano na po siya eh, organisado na siya, sobrang dami kasi. So paulit-ulit yung kwento. Lagi pong merong isang taong may titulo na hindi kilala sa barangay niya na dumarating at nagpapaalis ng mga nakaposisyon sa lupa. Eh hindi nila matanggap na may may-ari na ng lupa nila, kaya sila lumalaban. So yun yung ating problema sa lupa. Kung sakali po, attorney, doon sa ating mga nanonood ngayon, kung sakaling ikaw ang iluluklok nila bilang congressman, paano may babalik sa kanilang sa kanila ang mga lupain na nawala o inagaw sa kanila? Anong gagawin niyo po? Bago ko sagutin, okay lang, may idadagdag ako. Ang pinag-usapan natin kanina, lupa lang yan na nila land grab. Yes. Na para sa akin organisado. Na hindi napupunta sa Palawenyo. Ang isa pang dagdag na problema dyan, meron din tayong lupa na binibigay sa mga mina. Malakihan din yan, di ba? Meron niyang kasing laki ng 50,000 hectares pag FTAA yan, may 5,000 hectares pag MPSA. Libo-libong hektarya binibigay natin sa mina. Libo-libong hektarya na pupunta sa land grabbing. Ilan ba ang lupa na napupunta sa Palawenyo? Actually po, zero. Kasi zero. May moratorium tayo, ang tagal-tagal lang hindi pwedeng mag-titling. Meron tayong lifting sa ibang lugar, pero wala pa rin titulong lumalabas. So yung sa tanong mo, ano ang pwedeng gawin? Yes, kung ikaw una, na po una, ang pinalad at iniluklok ng taga-Palawan pagdating sa Kongreso, ano ang maitutulong mo at maipapangako sa ating mga kababayan sa Palawan? Tinuturuan mo akong mangako eh, pero sige po, ganito. Ganito po yung ating plano sana. Di ba ang lupa, bago tayo pwedeng magpatitulo ng lupa, i-reclassify muna natin from timberland to alienable and disposable. So may papel ang Kongreso dyan. So madali lang yung pag-reclassify. Ang tanong, yung na-reclassify na lupa at naging titulo, Palawenyo ba ang nakalagay na pangalan? Katomi, tinanong mo kanina, ano ang ating solusyon, lalo na kung ako yung makalusot sa distrito na tinatakbuhan. So ang ating plano, solusyon para sa dalawang problema, na yung natitirang lupa na pwede pang ibigay sa tao, mapunta sa tao. Okay. Pangalawa, yung lupang na land grab na napunta sa mga peking aplikante, maimbestigahan at kung pwede makansela yung mga titulo na yon para mapunta rin ulit sa Palawenyo. So magkaibang solusyon yun. Yung lupa na i-release natin as alienable and disposable na pwedeng ibigay sa tao, sa yung batas na nagsasabi na pwede ng patituluhan, dagdagan natin ng provision. Sabihin natin doon na yung mga peking aplikante, pag nahuli kayo, may mahabang kulong. Merong penalty provision yung batas. Pangalawa, since nahihirapan yung mga Palawenyo na mag-apply, wala nang makain, papapilahin mo pa sa sendro, pabalik-balik. Sabihin natin sa sendro, kayo na ang pumunta sa komunidad. Kayo yung may budget, kayo yung may sasakyan. Dalhin nyo yung application forms, ibigay nyo yung checklist. Nanay, tatay, ito po yung requirements. So, i-guide nyo na, may mandato kayo dun mismo sa batas na yun. Otherwise, kung walang saysay at hindi rin naman nila natutulungan yung tao, sa Kongreso, hindi na sila kailangan bigyan ng budget, di ba? Kasi nandun sila para magsilbi sa tao eh. Tapos, gagastusan natin yung opisina, pero yung resulta, hindi natin nakukuha. Kaya, idadagdag natin yun sa batas na nagre-reclassify. Just to make sure na tight yun, na talagang mapupunta sa Palawenyo. Yun naman yung na-land grab na, na ukuha na ng peking aplikante. Kung ikokorte natin yun, matagal. Okay. Dekada yan. Anong gagawin? Ang gagawin natin, gagamitin natin yung kapangyarihan ng Kongreso to investigate in aid of legislation. Yun po yung lagi nating napapanood sa TV, na papatawag lahat, manunumpa, dalhin lahat ng dokumento. Kung merong sindikato, kung may peking aplikante, mahuhuli mo na agad. Hindi na matagal ng proseso. Kung talagang totoo yung may-ari, sisipot yan. Kung ginamit lang yung pangalan niya, walang sisipot.
Ganun lang yun kasimple. So, dalawa ang ating solusyon. Hindi ka naman kaya mangangamba sa mga itong mga taga-DNR na sinasabi mong sila ang gagawing lumapit sa mga mamamayan at itong mga matawag nating sindikato ng lupa na nag-a-apply, hindi ka ba nangamba na baka ikampanya nilang hindi ka ibubuto? Actually po, matutuwa po talaga ako pag kinampanya nila na wag ako iboto. Di ba? Ibig sabihin, apektado sila. At siyempre, sila na rin yung natatamaan, di ba? Okay, kasi dalawa yung ating ginagawa eh. Gusto nating manalo. Pero kahit na hindi tayo manalo, gusto din natin na mapag-usapan itong issue na to sa public na bukas. Para yung tao nalalaman nila na malalim yung problema na kailangang aksyonan ngayon. So, saka yung to be fair to DNR, hindi po lahat ng nasa DNR kasama ng sindikato. Okay. Marami po dito nagtatrabaho lang ng maayos, yung iba naman takot na sumuway sa maling utos kasi baka matanggal sa trabaho. May kanya-kanyang dahilan. Pero ang malinaw sa akin, hindi po opinion lang based on experience and cases na hinahandle natin. Meron talagang corruption sa loob ng DNR. Okay. Attorney, sa amin pong pagtungo ng NARA Palawan, Attorney, tatanong ko po kay Attorney kung hindi ka ba nangamba na ang kalaban mo ngayon ay that outgoing governor at ang kasalukuyang nakaupo ay isang congressman, attorney na babae, abuig. Wala ba sa iyong ikaw ba'y naniniwala na ikaw talaga ay pagkatiwalaan ng mga Palawin niyo? Yung alam naman natin yung tiwala. Hindi pwedeng bulahin mo lang yung tao, may tiwala na sa'yo, di ba? So, titingnan mo yung naging buhay niya bago siya nag-offer ng kanyang sarili bilang public servant. Kaya lang, mahirap magbuhat ng bangko. Yes. Ang masasabi ko lang na, sa habang panahon sa Palawan ako, ito na yung aming ginagawa. Continuation lang to. Kaya lang, nararamdaman namin na hindi pantay yung laban. Kasi ang aming kalaban, nakaupo eh, nakapwesto. Kasi maraming irregularities, may patayan, merong pag-agaw ng lupa. Pero yung ating mga naglilingkod, tahimik. Tahimik. Kuminsan ang mga tao nararamdaman pa nila na yung politiko mismo ang nasa likod ng mga nangyayari. Kaya sa anong punto ba natin ito mariresolba? Kung aasa tayo sa mga nakaupo, wala talagang chance na magkaroon ng reforma kung sila mismo yung involved sa kalokohan, di ba? So, ang atin lang naman, nagbibigay tayo ng option sa tao. Pwedeng ibalik mo yung dati na nabigyan mo na ng pagkakataon or subukan mo yung may plano na nagpatunay din na kaya niyang maging matapang para sa tao, na ang tapang niya galing sa tao, kaya niyang humarap sa mga problema para sa tao. Yun yung ating ginagawa. Attorney, mula nang ikaw nalaman na ng mga taga-Palawan na ikaw ay tumatakbong congressman, wala bang hindi ka ba nakaranas ng mga pagbabanta sa buhay mo rito sa iyong tanggapan o dito sa habang ikay naninirahan dito sa Palawan? Marami. Kaya lang sa Manila, mas marami. Dahil nga doon sa mga kaso natin. Ngayon nga, kala ko dati ang Palawan para sa akin, pahinga. Hindi pala. Mas malalim pala ang problema at ang nakakainis, hindi po tayo nakatanggap ng tulong galing Maynila. Tayo-tayo lang ang nagsosolve ng mga problema natin dito. Kaya yun yung nakakalungkot. Kaya itong aking ginagawa, na marami din namang sumusuporta, hindi talaga to magiging successful kung walang tulong-tulong ng mga tao. Yun lang po talaga to. Para sa tao to na kung gusto nyo ng bago na may plano, so suportahan nyo yung advocacy. Yun lang naman yun. Attorney, mayroon lang ako medyo masila na itatanong sa'yo. Totoo po ba na mayroong warrant o pares ang ating governor, outgoing governor Jose Alvarez? Ang sagot ko sa tanong, merong warrant of arrest issued at nag-bail lang si Jose Chavez Alvarez. Kaso to sa Sandigan Bayan na final against Rio Verde Corporation, isang water utility company. At out on bail si Mr. Alvarez. So yun pong sagot. Opo. Ay, ibig sabihin po nito mga kabigwas, ito pong hawak natin na isa pong report ng galing sa NBI. Pakita ko po sa inyo, attorney, ito po'y galing sa NBI. Sa tingin niyo po ba talagang si Governor Alvarez yan na mayroong warrant o pares?
Opo, nakasabi dito, out on bail siya, ni-recall na yung warrant of arrest. So, nakapiansa na siya. So, hindi ko alam anong status nito ngayong araw, pero sa pagkakaalam ko, bago lang, wala, hindi to nabalita sa Palawan. Pero nasa national media naman. So, okay. Isa-search mo lang, Rio Verde Corporation, warrant of arrest. Kung Rio Verde po ang pag-uusapan na, attorney, di ba po siya ang may-ari ng Rio Verde? Ito pong si... Ah, hindi ko po alam kung hanggang ngayon. Hindi ko po alam ang sagot. Oh. Yan. Opo. Okay, sige po. Opo. Yan po, attorney, sa kaalaman ng iilan, ay siya po ang nagmamay-ari ng Rio Verde. Ako po, wala pong personal knowledge sa sa ownership. Pero itong kasong to, na-include siya sa kanyang personal capacity as one of the owners of Rio Verde at that time. Okay. So, at that time. So, better na siya na sigurong sumagot kung siya pa rin yung mayari. Okay. So, sige po, mga kabigwas, nang atin po nga, napatunayan na natin na kasi itong si Attorney Kaskulan ay isa pong inaasahan ngayon ng mamamayan na babangga sa outgoing naming governor dito sa Palawan. Attorney, mayroon pa ba kayong panawagan, lalo na kasi malakas dito yung vote buying, yung pamimili ng boto. Ano po yung opinion ninyo rito? Ang vote buying, alam naman natin na krimen. Pero ang nakukulong, hindi yung tumanggap ng pera, kundi yung nagbigay ng pera, yung bumili ng boto. Kaya walang makukulong at walang marereklamo na tumanggap ng pera pero iba yung binoto. Walang problema doon. Kung merong isang bumili ng boto at pupunta sa police station, magrereklamo, siya pa yung huhulihin ng police. Kasi aaminin niya na nag-vote buying siya eh. Ang problema natin ngayon, kultura ito eh. Kultura na pag may nanalong politiko sa vote buying, gagawin niya sa 3 taon, babawiin lang lahat ng nagastos niya, di ba? At mag-iipon para sa sunod na eleksyon. So wala kang aasahang serbisyo galing sa politikong ito. Kaya ngayon, ang baba ng standard natin ng public governance. Ang atin, basta may ayuda na nakakarating sa tao, masaya na tayo. Eh, patak lang yun ang pondo ng bayan eh. Hindi yun yung ating dapat inaasahan. Mas marami at mas malaking tulong pa. Kaya lang, dahil kailangan nilang bawiin yung pinang-vote buying nila, meron tayong cycle na nananalo lagi yung namimili ng boto na gusto nating basagin. Yung kultura na yun. Okay. Mga kabigwas, siguro mapag-isipan na ninyo na at sino ang dapat at karapat-dapat magiging congressman sa Southern Palawan. Tila'y ang lahat ng ating mga katanungan ay naaangkop kay Attorney Stephen Kaskulan. Lingkod Bayan.